Hi guys, welcome back to my channel for the part 2 of my vlogging experiences. Andito na po at gusto ko lang batiin ang lahat ng ating mga subscribers at ating mga OFW friends. At bago yan, gusto kong i-recap kung ano yung mga naging experiences ko last time. Siyempre, nung unang-una, zero knowledge ako. Zero. Pero nung lockdown, sobra akong na-curious lang magawa noon kundi YouTube, work at home, then my cooking activity. Yun nga, yung isang passion ko talaga is cooking. Lalo na nung lockdown, syempre mas may enough time akong magluto para sa family ko. So aside from yun, every time na nagbra-browse ako sa internet, na-curious ako how things are done. Mga videos na gagawa. So, hangang-hanga ako sa mga ginagawa nila. Then, one time, nag-start akong ma-curious at humanga sa mga vloggers sa panonood ng mga travel vlogs. Actually, I like travel vlogs. So, doon ako na-curious bakit niya ginagawa yon. So that my interest became higher. So with my researches, I've read some learning experiences, sharings on blogging. So dun ko napag-alaman na kailangan yung needs or yung content. Alaman ko, you must have a good content or needs. Naisip ko nung una, triple content yung gagawin ko. Home, kitchen, and lifestyle. So, ang una kong hinighlights ay food vlog. Kasi, yun nga yung isang passion ko. Maari kong i-produce ka agad-agad. So, I've highlighted some of my cooking activities. We must have an array of content. Pero, dapat we must choose one or two. Or kung random naman, syempre random, marami yun. Zero experience ako. So, inaral ko lahat-lahat. At saka, ang dami-daming mga requirements. So, kailangan ang creation ng channel. Kailangan ang YouTube banner. Tapos, kailangan mong i-produce yung profile picture mo. Tapos, yung mga requirements na yun, confusing para sa akin. Hindi ko alam kung saan ako mag-i-start. Pero I have that interest. So, ang ginawa ko, isinisingit ko noon ang manood ng mga tutorials. Kasi yung isang anak ko, magaling sa information technology. Pero kasi working siya, kaya hindi rin naman niya ako ma-advisean. Natuto ako to be self-reliant. At sabi ko, siguro later on pag-aaralan ko rin naman. Anyways, I have enough time. Kasi nga nag-start yung pag-browse ko nung around April at kasagsagan ng extreme community lockdown noon. Yung mga YouTube requirements, pero sabi ko, unti-untiin ko. Kasi mas lalo akong walang ma-accomplish kung mag-worry ako, kung mako-confuse ako, at kung magiging negative kaagad ako. Kung ano yung mga needs ko that time, yun lang yung nire-research ko muna. Kasi hindi ko kaya ka kung pagsabay-sabayin lahat. Basic requirements na kailangan syempre ng channel. Nung mag-recreate sana ako ng channel, naalala ko, meron na nga pala akong channel. Because that was created 5 years ago. Wala nga lang profile, wala nga lang banner. Ang unang ginawa ko, nilagyan ko na lang ng banner. Then yung profile picture ko. Yung alam ko lang na mga basic editing tools, yung nandoon sa aking cellphone. Nalaman ko na meron din palang photo editor. So yun, nag-download ako. So, ang ginagamit ko ay yung Pixelab. Yung
mga available video clips ko. Basta ginawa ko lang yon, mga may 5. Pero hindi ko alam i-edit kung paano pagdugtong-dugtongin na naman. So yun yung funny thing. Nung nalaman ko, meron din namang film editor. So yun, nag-download ako. Yung ginawa ko, nanood ako ng tutorial, tapos one by one, I followed it. At yun, I came up with my film editor. Yun yung KineMaster or KineMaster. So yun yung gamit ko until now. One thing more, yung aking niche ay hindi lang nakafocus sa isa. So nilagyan ko yung aking channel. Dual naman kasi yung aking channel brand. As an employee, syempre marami rin ako mga experiences, mga adventures. Kaya dinagdag ko yung home kasi nga being a mom of four, malawak yung experiences ko sa home management and kitchen art. Syempre yung cooking or food blogs kasama dito sa kitchen art. And in addition to, I always follow yung mga tutorials na pinapanood ko. Syempre, yun yung mga theories then ina-apply ko. At saka yung isa pang naging challenges ko, guys. I've asked myself, can I still manage to have a YouTube channel with my AIDS kako? Kasi ang impression ko noon, puro mga kabataan, puro mga millennials, yung mga nagbla-vlogs. Kasi with my AIDS, hindi naman belong ang aking AIDS sa traditional or baby boomer. Nandun ako sa Gen X. So after millennial, di ba Gen X yun? So sabi ko, nung unang-una, can I still manage to have a channel in the YouTube? Can I maintain it? So nalaman ko naman na isa palang quality yung persistence, patience, at saka dapat consistent ka. Pag consistent ka kasi, kailangan na nakakapag-post ka, guys, ng 2 beses isang linggo. So natutuwa naman ako, na-outmarch ko yung 2 beses eh. Actually, dun sa excitement ko na nalaman ko nga yung mga rules, eh, yun nga, 5 kagad yung pinost ko. Paano ko i-promote noon yung aking mga unang videos? Eh, through my friends, relatives, and syempre, my family, through my Facebook accounts, tinatag ko sila. Then, yung mga GCs. And lastly, guys, lalo na pag nahirapan ako, mas nagiging challenge sa akin yon. Kaya natuto ako to stand on my own and never depended on my children na magagaling. I have that virtue of persistence, hard work. Kaya siguro hindi ako madaling na-discouraged dun sa mga na-encounter ko na mga challenges. Sana ganun din kayo mga guys, na huwag ma-discourage kaagad kung ano man yung mga na-encounter ninyo na mga challenges. Sabi ko nga nung unang-una, ang gagaling ng mga millennials. At ang impression ko, mga pang-millennials lang ang YouTube nung una. Pero as I go through, habang nanonood ako ng mga ibang videos, meron pa naman palang mas senior kesa sa akin. At they never shy na ipakita yung kanilang potentials. So, yun din yung isang nagpalakas ng loob ko. Na sabi ko nga, kung kaya ng mga millennials at kaya ng mga traditional o yung mga mas may edad pa kesa sa akin, kaya ko rin. So, yun yung isa, malakas yung loob. Kailangan malakas yung loob mo at saka talagang resilient ka. Na kahit nagkamali ka, may mga pagkakamali ka dun sa technicalities tung una, kaya mong bumangon at kaya mong pagandahin yung iyong footage. Saka another thing, it shows up your character. Kung matatag ka,
kung hindi ka kagad sumusuko, papapakinabangan mo yan at the end. So this all I can say, guys. Thank you very much for watching. Please watch first before commenting and subscribing and liking my videos. Para iwas spam, mga guys. So till next time.